gents, nandito na tayo sa ating game number 2 live from Just ML Studio na ating Just ML Cup Challengers Challengers Edition 3. Kaya pa rin, may shotcasters nyo for this game. Ako si Attention Tel. Ako naman si Herb, mga kaibigan. 1-0 lead in favor of NXP Predator Salty laban sa Central. Tingnan natin kung makakabawi dito sa game number 2. Pero first 3 picks naman ng NXP Salty ngayon. Mukhang pandiktikan sa kanila. Violet. Yan lang masasabi ko, ma-violet. Oo nga, ma-violet. Team Violet. Ay, malapit na pa. Speaking of Violet, bes, malapit na ulit yung mga puto bumbong at mag-burn. Oo nga pala, 4 months na pala, mga besiwap. Di pa pala, malapit na mag-burn. Malapit na pala. Kaya naman, nakakamiss tuloy umuwi ng, ano, ng Gen 3 kasi madaming bilihan ng bibingka, puto bumbong dyan. Dito kasi sa amin sa ano, bes, sa Binyan, wala. Baka ako sa village namin. Wala talaga sa amin din, wala. Walang kahit ano, tanging mga kung ano lang makikita mo sa mga paligid-ligid mo, yun lang yung pwede mong anuhan, yung mga damo, mga gano'n, yun lang pwede mong makuha dito. Pero tingnan natin sa larong ito kung makakakuha nga ba ng isang panalo ang Central o tatapusin na ng NXP. Kung sakaling magto 2-0 to, 3 points to for the NXP. Oo nga pala, diretso na, diretso if ever. Maganda to, maganda tong bakbakan. Pero to, for ano, for Central, maganda yung Roger pick nila dito. So far ang trend sa mga tournaments natin, best kung mapansin mo, pag magkasama si PNK at si Roger, ang taas ng chances na manalo. Kasi yung crowd control, di ba may stun? Uh-oh. Tapos, ang tendency mo, pagka may Roger, is tumakbo palayo, lalo na kapag ka naka-wave form, kasi automatic may dodge siya habang nadadamage siya sa'yo. Uh-oh. Imagine, habang tumatakbo ka, hinahabol ka pa ng PNK na naka-omas na mayroong crowd control. So, Team Central na they line up. Pero for Team NXP, Predator Salty, gusto ko yung sila na pick kasi nila kanina. Ang laking pang ano din, para masira yung formation in terms of aggression and boost on defensive against Team Central. Pero tingnan natin guys, kasi so far, napaganda na line up ng dalawang teams natin. Makunat yung isang side lane dito ng ano, ng Team Central, most probably si Gatot hindi ito magtatank eh. Oo. Talagang lalaban ng laban lang yan, mga kaibigan. Pero tingnan natin kung sino nga ba ang makakapanalo dito. The double D setup. The double D tandem dito sa ating game number 2. Uy, top 7. Popol and Kupa, tsaka Roger. Top 7 naman dito si Yolo. Ay, Yolo yan eh! Badass roller. Badass Yolo. Yolo. Baka Yolo yan, mga kaibigan. Iba rin naman talaga yung mga kalibre ni Yolo. And nakita naman natin ng game number 1 kung paano niya naibaliktad ang lahat ng pangyayari. Siya ba yung shot caller dito? Di ba siya? Oo, siya yung nag-draft most probably. Kasi pansin ko nung sa NXP Solid din, ano ko, siya din yung nag-draft. Kasi di ba may post si Boss Dogs. But anyways guys, speak of which, eto tayo sa ating game number 2. NXP Predator Salty versus Central sa ating blue side. Yan ang Team Central. Squash ang gagamit ng force. We have Crowd ng Mundo on this Gatot 2B para sa PNK. Toti para sa isang Kalito Roger and Origami para sa Joy. Para iba naisip ko, hindi ko tuloy naisip yung Roger agad. Ito naman sa NXP Salty, James for the Xborg, Beerus naman sa Yuzong, Lancy sa kanyang Selena, Yolo sa kanyang Backshot, Kazen for the Hayabusa. And speaking of Farsa, best, lumabas na pala yung kanyang skin. Ngayon talagang marami nang kumukuha, marami nang nagpo-post sa Facebook na nakuha na nila yung skin ng Farsa kasi 4 PM nag-reset na yung sa Mobile Legends. Kaya kuha na rin kayo ng mga skins nyo, mga kaibigan. Usually guys, sa mga hindi nakakaalam, every 4 PM pag may bagong skin, pati pag Starlight, pero ito na! Si Kazen halos wala ng buhay, pero disengage, mga kaibigan, para sa ating dalawang teams. And that is a secured buff most likely para sa side ng Team Central kasi wala ng buhay yung core dito ng si Peter Salty. Pero may mga arrows na umaali-aligid. Oo, may mga vision na gustong i-provide dito yung magkabilang team. Kasi may trap si PNK. May trap din naman sa bottom lane. Pero si... Uy, mukhang napatay pa nga. Nadalawahan. Kala ko dalawa yung sa NXP dun. Oh. Medyo nilaliman na ng Central para nga naman makabawi agad and magamit nila yung ano, yung kalakasan nila ng early stage. Para makarotate din agad. Kasi ano eh, para makaangat agad dito si Jawhead against this Xborg. Tsaka para madali yung Jawhead. Tinamaan mga kaibigan. Parang Joy natin, pero here comes Squash. Bagal. For the backup, talaga pinipigilan. At grabe yung stun, pero hindi pa rin talaga pangalit, mga kaibigan. And Lancy is down as well. Makikita mo naman si Squash. Oh, malupit si Squash dun, best, kasi napigilan niya ng ilang segundo. True. Hindi talaga nakalapit. Actually, pwede pa nga ikamata yun kung na-eat siya lang nung Jawhead yung Selena doon. Pwede pang mamata yun, pero 2-1 ang ating score, mga kaibigan. Alam mo ngayon sa kills ang Central, pero naka-ready ng si Merolin. Ito si paring Yolo. Tumama pa ng bagyo. Medyo na ganun pa niya lang yan eh. Galing yung point na naka-backing.
mga kaibigan, tinuturuan tayo dito yung mga backing-backing na yan kasi dinaan mo sa harap, dinaan mo pa sa likod. Pero ito na ang NXT Peter Salty, naka-ready. So yung bottom line, although for Team Central, mag-reactive sila sa mas mabilis na way na pilita mag-flicker out nila si Tubi para flicker in para kay Virus, bigyan ang beer! Patay! Kita mo yun? Talagang ano? Initya talagang tutok bombit yung Abyssal Arrow ko kanina, nakaiulag ka, ngayon, basag na ngayon yung ulo mo, sabi dito ng isang Lancey. Alam mo yung tutok bombit, yung tipong babaragin yung Jolin mo. Yung Jolin ka mabis dati. Yun yung mga magagandang laban. Oh. Para mga potato aim, ganyan. Yeah. Iba English, oh? FPS player on the show. Anyways, diba? Guys, ito na tayo sa ating laro. Kita natin din sa bottom lane side, si James Napoli talaga mag-fear ay mag-last insanity. By the way, si James yata, if I'm not mistaken, siya yung galing na Misfit Gaming. Oh, si parang James familiar. Ba? Hindi ko na sure, parang may nakikita din akong James. Hindi ko alam kung James na JYMZ. Pero anyways guys, patay si James sa bottom lane. Nakaramdam na pinag-uusapan. Ayun na, matay. Ayun na. Ano, nababate mga kaibigan dito. Pag nabate, sigurado talagang kailangan mong lawayan. Para nga naman hindi lagnatin. O kaya magpaihip ka. Yun yung kailangan mong gawin. Pero dito, mukhang kinukuha na ng Central. Pero si YOLO, mukhang makakuha nga ba? Hindi na nga lang din, diretso. Diretso, otso, diretso yung gusto niyong patunayan dito. Walang makakapigil sa kanya. Talagang ang makakapigil lang dito eh pag natatapos na yung pag-ikot ni paring YOLO. Pero 3-2 ang ating score. Medyo pantay pa rin naman sa pera. Hindi naman ganun kalakihan. Pero dito, actually for NXT Fighter Salty dito, maganda ginagawa nila regardless kung naka-advance dito si Team Central. Malalim din yung vision na binibigay nila for the team. So kahit umangat dito si Central, alam nila at makakapag-react sila sa agad. And content din dito mga kaibigan kasi hindi pa natin nakikita sumasama sa team fight si KZN. So nakakatakot dyan kapag ang dami na niya na farm na hindi nararamdaman ng Central. Oo, nako, yun nga. Katulad kanina. Diba, katulad ganina, yun yung ano eh, nagulat na lang tayo na 8K bigla yung pera niya, saan niya ba nakukuha yun? Pero yung space kasi na binibigay dito ng NXP, nagiging maganda para sa kanila. And mukhang ibibigay na nga lang ang turret dito. Pero item check nga tayo direct sa 4 na minuto dito ni ano, si Kaizen. Ooh, okay na din, kahit pa paano, okay. 2.7K, malaking pera naunahan yan. Naunahan niya din, naunahan niya actually dito si ano si Roger kasi naka-upgrade the Raptors machete na agad siya dito for this one. Tsaka may healing salve pa siya. Upon Dota yata yung nasabi ko pangalan. Pero anyway, sa kaibigan, kita natin din si YOLO talagang revitalize para madepensahan yung mid lane. Hindi isusuko ang gitnang tore. Yan ang sinasabi dito ng NXT Predator Salty against Central. Mas mahalaga kasi yun, best, pagka nakuha nila yung ano, gitna, pwedeng ano, pwede nang kuhanin ng Central yung mga buff dito ng NXP Predator. So, as tingnan mo naman si Luansi, mukhang lalaban, may sinasabi pa ako pero mukhang mamamatay na nga siya dito. Pero nakita mo yung double dash? Malupit nga naman talaga gumamit ng sila, no? Nice bro, dash mga kaibigan, wala nang ano to, wala nang unstoppable for so for Lancey na pang na escape actually against this Jawhead. Pero kita natin, feathered airstrike at nakatakas successfully. Oh! Pari Lancey natin, pero mga kaibigan, eto na si Squash at si Kaizen sa so disengage and we have 5 seconds bago mabuhay ang panibagong turtle sa ating laro. It all boils down sa damage na kayang ibigay dito both Toti and Kaizen for the both teams. Oo, pagalingan na lang talaga. Tinamaan na Abyssal Arrow. Si Kaizen dito talagang ngangat-ngati na. And napatay na nila yung isa. Makatakos pa rin dun. Medyo mabilis ang kanyang kamay sa paggamit ng ano ha, ng quad shadow dito. Pero YOLO, isa sa mga pinakamakukulit talaga na ano to eh, natank si Baxi. And pag nadaanan ka, it's either patayin ka o pabayaan ka na lang. Pero si Virus, lalaban naman. Bakit hindi? Nag-dragon form na and squash. Nakita mo yung damage? Ubus agad, patay. Naku po, pagdaman yung tuloy-tuloy. Mahihirapan si sila dito? Dyan. Oh. Iba si Virus sa laro natin ngayon mga kaibigan. Kita naman natin yung pagdadive-dive niya kanina. Parang same nung naging performance nung Yuzong kanina for Team Central earlier sa ating game number 1. But then again, sa may top lane side natin mga kaibigan. Ooh. Ultimate for Crowd ng Mondo to Mamba out against that 4 players ng NXT Predator Salty. And we have James already on the Immortality. Kailangan niyang umalis dun, bis. Delikado. Apat yung kalaban niya. At uy, eto na yung double titande, mga kaibigan. YOLO, sinasalo lang ang damage nila. Pwede naman eh. Bakit hindi? Eto rin si paring Lancey. Pero tignan mo yung damage kay YOLO. Feather Airstrike na ibigay na rin dito. Makaka-disengage nga pa ang tropa. Unstoppable force para kay YOLO. Napatay din. Tagal nun ah. Aalimang players yun. Actually, and tignan natin ngayon guys sa for this both teams, we're just at 4-4. Pero imagine yung push na nagawa nila and yung farm din dito na NXP Predator Salty. It just means na majority na kanila finarm is coming from Team Central's jungle side. While for Team Central naman dito, ang edge nila is they have the far south for the fast clearing of minion wave. Ang mahirap nga lang is
most likely, wala pa masyadong item dito si 2B. Okay. And speaking of 2B, 2B na walang tinatago. Bato sa ilalim ng ano, talaga namang nakita mo yung kalakasan. Abyssal Arrow ni paring Lancey, talagang bayad na bayad. And nagiging maganda to for the team Virus. Kailangang umalis kasi negative siya doon sa tatlong players. Mid lane naman and bottom lane. Nakita mo yung pagkakadiin ng mga linya dito sa mid. Oops, ito pa. Lalabo na naman. Avatar of the Guardian na ibigay dito. Pero de-disengage yung tropa. Pero si Virus papalag pa din. Napabayaan kasi yung mga offlane. Pati yun ang item ni Virus, direct. Isang mabilis lang habang may nangyayaring last insanity dito para kay James. At ayun na, talagang sinunat ng mga players ng Team Central para masira ang Torrejan and for Virus. Kaya na pala napakasakit. Hindi na niya inano, hindi na niya in-upgrade yung jungle item niya. Automatic, derecho. B.O.D. Oh, para pag bumaba siya, talagang kakatakutan na ng players dito ng Central. Pero maganda posisyon ngayon ng ano, ng NXP kasi mukhang didiretso lang nga ba ng tropa ang mga kalaban dito, pero mukhang out na lang. Didesenki si Virus, nakita mo yung damage kay 2B? Dalawang kalmot! Ang sakit! Talaga namang kakaiba yung paghawak ng isang Yuzhong dito sa NXP Predator Salty. Oh, so tignan natin guys for this one. It's gonna be 4-5-4 the score. Kita natin si Toting FM nakapag-build ng kanyang endless battle. At si Squash, ayun, tinabihan ni paring James. At nabawian na dun sa pagkakapatay sa kanya. Kanina sa may bottom lane side si James, low on life. He still has the immortality. Toting, it's gonna be a turnaround kill while a double kill para kay Kaysen dito ng NXP Predator Salty. At hindi pa napos ang laban. Virus dito nag-dive in, mga kapatid, 2B. Konti-konti na napatay. Oh, dive in, pero magkakapatay na din naman. Pero imagine that is could be a wipeout for NXP Predator Salty sa ating laro. Pwede itong ano, pwede itong tapusin ng Salty. Oo, oh, totoong-totoo. Talagang walang halong biro. Pwede tinatingnan natin. Tira mo! Talaro Blast Insanity! OMG! Grabe naman kayo! 10 na minuto pa lang, mga kaibigan! Sakto may minion wave pa dito para sa side ng NXP Predator Salty. Kaso mabuhay na mga players dito ng Team Central. So, sisirain na lang, mga kaibigan, ng NXP ang mga toring natitira for the middle lane tier dito ng Team Central. 21k versus 30k. Laki. Grabe aggressiveness na pinapakita dito. We already have the Blade of Heptasis as well para dito kay Hayabusa. Next item will be the BOD. 8k yung pera. Medyo malaki nga naman sinundan nung Xborg and si Lancey. Comment ko lang, iba siya mag Selena, talagang malupit. And game number 1, game number 2, crucial lahat nung Abyssal Arrow niya. Talagang matindi ang kanyang pinapakita dito. And 4.9k, ganyan talaga yung magiging pera, support siya. Pero nagiging goods naman yun kasi 315 na yung kanyang score. And yung tropa ng ano ng Salty mukhang mag-i-engage siya teamfight o kukuha ng Sanctuary. Tignan natin kung ano nga ba yung magiging balak nila dito. Oo, so tingnan natin, mga kaibigan. Actually, comment natin si Yolo. Grabe, oh. Oo, kakaiba. Literal, no? Parang nag-aantay lang siya ng ano, ng para nag-aantay lang siya ng dadating na kalaban na pwedeng banggaan anytime kasi alam niya kaya i-sustain dito ng team ng kanyang baksa yung damage sa Team Central. But anyways guys, kita natin ngayon kinukuha ng NXP Predator Salty ang Lord at hindi na makapag-contest pa ang Team Central for that one. Oo, mukhang mahirap na to. Pero yung bottom lane, kumukuha pa rin sila ng push. Mas maigi nga naman na mas makakuha sila. Ang mahirap lang, magiging malalim yun for the Central kasi wala na silang tore. Halos lahat nandun na sa ano, nasa pwestong base na nila . And kailangan, as early as possible, ma-clear agad nila yung mga minions tapos mapatay agad nila yung Sanctuary. Kasi pag di nila napatayan, mahirapan sila. Kasi pwedeng pumasok si Virus anytime, naka-BOD yan. Tapos si Kaysen din, pwede rin naman. Diba? Pero speaking of, si Toti, ayun na nga, Last Insanity na ibigay, sumabog pa. Pero Avatar of the Guardian, na ibigay na. Si Virus yung taga-ubos. Nakita mo yung ubos, pati pantubos, mga kaibigan. Si ano na lang, si PNK, tsaka si Gatot, pero mukhang patay pa si Gatot dito. I think it's over. Naku po, mga it's sir. It's over, mga kaibigan. Si Toti, wala na buong. Si Virus kapag ka, ano, parang nagsasabi si Daenerys Targaryen na Dracarys. Talagang inuubos lahat, mga kaibigan. And that is it for Series 3. Congratulations, NXP Predator Salty. Taga-ubos ng Pinas. Kaya huwag papahawak yung Yuzhong dito sa Salty. Nakita mo naman kung paano niya talaga minama. Ang ganda ng ultimate niya doon. Really recommend yung ultimate niya. Especially YOLO din. Hindi na ano, hindi na kakaroon ng space o nadadarag yung Central. Oo. Sa gusto nilang gawin, di ba? Iba-iba yung ano dito ni ano, iba yung ginagawa ni YOLO, mga WSF, kakaiba talaga. With the map vision as well, yung or siguro part na din na siya yung gumagamit noon. Totally po nakikita siya ng mga players na Central, parang hindi din sila nagtatry na lumapit. So, for Team Central though,
in fairness ha, magaling sila mag-draft. Totoo. Maganda na drafting nila, tsaka may kita natin yung maganda din yung ikot nila. Ano lang talaga, magaling lang mag-buy time at mag-spacing dito yung NXP. Yun, talagang magaling lang. Pero tingnan natin sa ating pangalawang series kung ano nga bang mangyayari, mga kaibigan. Syempre nandito pa rin kayo sa Just ML Challengers Edition 3. Magbabalik kami maya-maya lang. Peace out! Nang kill my friend, ayun nga lang.